Konnichiwa guys, welcome back to my channel. And for today's event, by the way, I'm on my QK or break time sa trabaho. And so, someone asked me how do I feel about my co-workmates here in Japan. Okay, so by the way guys, disclaimer, this is only based from my experience. Ano yung gusto nyo guys, yung bad or yung good side? Anyway, yung good side naman is that okay naman yung pakiramdam ko sa mga co-workmates ko. I want to share na yung kasamahan ko is isang trainee na Myanmar Jean. And meron din akong kasama na almost Nihon Jean, mga Japanese sila. And ako lang yung the only one, Pinay. And gusto kong sabihin na mas gusto ko po na walang kasamang kalahi ko. I'm so sorry but I was so grateful na wala akong kasama na Pinay here sa unit ko. Yun yung sa experience ko guys, because I've heard a lot of bad things from others. Meron silang kasama na kalahi, same kalahi, like Pinoy talaga. Pero minsan guys, there are times na naawa ko sa kanya, sa kanila, kasi parang mas bully pa sila kaysa ni Hongjin, kumbaga. Yun yung lang yung experience ko. But dito sa trabaho ko, ang swerte ko kasi wala akong kasamang Pinay or Pinoy, which is okay. If meron na naman kasamang Pinoy or Pinay, why not? Okay, I can go with the flow, I can respect and I can do my work well, be responsible enough. Ayan. Sa bad side naman, eto na. Sa bad side naman ng mga kasamahan ko dito is, for example, yung isang trabaho niya is nag-change ng pads or diapers na isang niya siya. Tapos, hindi niya natapos guys. So you need to remind her na, kumusta to? Or wala na, hindi pa ba ito tapos? And so. And then, it depends upon him or her. If tatapos niya or iutos niya sa'yo. Ayan. And isang pang bad side is that, sa experience ko lang, yung sa isang trabaho, kumbaga ako lang palagi ba? Just let me take an example. For example, sa pagpaligo ng bedridden is ako lang palagi. Di ba? Ano yung comment ko yun guys? If kayo lang palagi within half year and every month, ikaw lang talaga, ako na yung champion of the month. Kumbaga, ako pa yung nasa Olympic Games 2024, ako na yung champion dun sa nagpapaligo ng mga bedridden. Pero okay lang kasi trabaho yun guys, and naawa naman ako sa mga matatanda. Yan, gusto ko gusto ko yung trabaho, na-enjoy yung trabaho. Minsan lang talaga, meron talagang somewhat bully, co-workmates, meron busy, yung kapapasok sa trabaho, nagiging busy me time na, parang, ito. So, meaning, like, for example, kahit kayo, as a Pinay, itong pinino visa, trainee visa, tayo guys, kahit 1 year ahead pa tayo, 2 years, 3 years ahead pa tayo, pag mayroon talagang bagong pasok na ni Hong Jin, ang tingin nila sa atin, ganito talaga. Yan yung parang na-experience ko ba. Pero, in terms of co-workmates, ano naman ako eh, I can go with the flow, and I respect you, I obey your, like, sa aming floor manager, if ano yung i-ask niya, like, for example, kahapon, I'm not feeling good, so nag-in ako ng 1 p.m. And then, gusto niya na, papauwi na ako ng 5 minutes because wala na akong break time. So, ayan. So, nag-confirm and I agree. Okay po, noted. 5 p.m. ako mag-out. But then, the other staffs doon sa kabilang unit is gustong mag-out ng maaga. So, narinig ko, oh my God, parang ako na naman to. Tapos, yung manager naman, oh, excuse me, pwede ba ikaw mag-uli? Pwede ba mag-out ka ng, ng 6 p.m. instead? Isasanggyo na lang natin yung 1 hour mo. So, ako naman, siyempre, kahit Joshiwari ako, like, kahit ano, parang gusto ko na din umuwi ng 5 p.m. kasi nga, mahina ba yung pakiramdam ko? Pero, sure na, kumbaga no choice guys. Kasi walang mag-prepare ng dinner ng mga matatanda. And it's okay because yung night shifter is yung kasama ko sa bahay, yung shared housemate ko, which is si Yamin Chang. Si Yamin Chang, mabait siya guys, napakayasa siya. Basta trainee visa siya, ako to kayo visa. Pero parang sa grupong kami talaga palagi yung achikochi. Parang doon. And then, it's a rare thing na magkasama kami dalawa. Kahapon, ako yung day shifter, siya yung Yamin shifter. Kaya, nakita kami lang. So, yun, this is just based on my experience. Yun lang. Yeah, matane. Thank you.